guys! Na-miss ko kayo! Na-miss nyo ba ako? Char! At dahil na-miss ko kayo, isasama ko kayo sa aming gala today. Nandito kami sa Madinat Zayed. Alam nyo ba guys, pumunta lang ako dito pagbibili ng gold. Pero nakita namin na sa may gilid, meron palang night market. So parang Pilipinas. Alam nyo yung pag magpapasko na sa Pilipinas, may mga bargain, mga kung ankanik. Yung literal na night market sa atin, actually sa news ngayon sa TV sa Pilipinas, ang dami ng night market. Filipinas feels it. Samahan nyo kami guys, ikutin natin ang buong night market dito sa May Abu Dhabi, Madinat Zayed. Tara na! You like it? Huh? Isa, you like to buy it? Good! Good job! You like to buy? You like to buy? You like the dog? Unboxing. This one, what's this? Mira. Maliit lang yung night market dito pero madami ka namang mabibili kagaya nito, shoes. O pag binili ko ba to, mukha ba siyang Chanel sa pako? Meron pa dito, pinagsama ang Gucci at Lacoste sa isang shoes. Kamusta naman yan? Marami pang brand, may Nike, Adidas, Puma, kung ano-ano pa. Meron din ditong bags, ito, Marc Jacobs na iba't ibang design. Madami kang pagpipilian, hiwa-hiwalay na stall. Meron din dito mga damit, kagaya nito. Mas mura yung mga damit dito actually, nasa 10, 15, meron nga 5 dirhams. So, nasa sayo, kung masipag kang mamili, pwede na rin dito. Ito yung medyo pricey, yung kay Kuya, mga charms, saka yung Himalayan salt. Sabi kasi ni Kuya, yung mga charms niya, real daw yan. So, ikaw, kung gusto mo mamili, kung naniniwala ka sa swerte, why not? Handyan yung pricing niya, nagre-range siya. I think from start 50 up to 100 yata yung mga charms niya. Ayan, yung per month na kung anong lucky charm stones mo, mga ganing-ganing anik-anik. Hindi kasi ako masyadong fanatic ng stones, so hindi ko alam i-explain. Cute din yung mga bag ni Kuya, look at that, see? Pero yun lang alit, medyo pricey na, so 100 to 150. But in fairness, it's really cute. So kung hindi ka, again, kung hindi ka choosy, pwede na yan, or kaya pang gift mo. So ito, yung Himalayan salt niya. So nasa sayo, bili ka lang. Ano ba yan? Naubusan ako ng salita. Naninibago talaga ako sa pag-record. Nagkakadabulul-bulul na ako pagkatapos. Alam mo yung parang nagmamadali ako. So, ayan ha. Nag-disclaimer na ako. Kaya huwag nyo na ako i-judge. Pagpasensyahan nyo ng Ate Jay. Nagkakadabulul talaga ako ngayon. Naninibago. So, ayan. Ikot ulit tayo. So, bali pagpasok mo dito sa night market. Sa left side, nandun usually yung mga bilihin, mga anik-anik, yung mga pinakita ko kanina. Tapos, nandito naman sa right side, yung mga state food. Meron dyan mga isaw, ganyan. Inihaw na kung anik-anik, hot dog. Iba't ibang uri ng Filipino street food. Tapos meron ding goto, meron ding beef pares. Tapos meron sila dito. Yung parang ano, beto-beto ba sa atin? Parang ganyan. Actually, nakagalitan nga ako nung police. Sabi niya, bawal daw i-video. Eh, na-video ko ng konti. Hindi ko lang alam. Tingnan mo na lang dyan sa ano natin sa susunod. So, papunta kami sa likod kasi si Isa gustong maglaro. So, kailangan ko siyang dalhin hanggang doon sa pinakadulo. So, yan. Nagwagi ang batang makulit. Yan ang kanyang napili. Actually, gusto ko sana dito siya dalhin. Yan. 15 dirhams naman dyan. Pero doon niya mas napili. Hindi ko alam kung anong tawag doon. 10 dirhams naman yun per ride. Bye-bye! See you later! Oh, edi syempre, napagod kami. Napagod si Isa, napagod si Daddy. So, ano pa bang susunod? Di kumain. So, ito yung napili namin kainin. Mangga. Ang sarap in fairness. Tapos yan, isaw at hotdog para kay Isa. Goto. Anong yung tawag doon? Nakalimutan ko na! Bilo-bilo yata. Basta yun. O siya, tapusin ko na yung vlog na to.